anong sasabihin sa inyo? Pag hindi kayo lumapit sa hukom, hindi pa kayo nagpahukom sa Diyos. Kasi, ang alam nyo lang, sarili nyong diskarte, sarili nyong katwiran, sarili nyong kabanalan. Pero ang sarili natin katwiran, maruming basahan sa harap ng Diyos yan. So, habang hindi nyo alam, lumapit kayo, huwag nyo ang alam nyo, kasi kung alam nyo, ipapamahagi nyo sa iba. Mangangaral kayo sa iba. Magumukum kayo sa iba. Dahil hindi naman kayo namamaral sa iba, hindi naman kayo namumukum sa iba, kailangan nyo pa matutunan ang paghukom ng Diyos. Kailangan nyo pa lumapit. Magpaturo. Magpagabay kayo. Paano ba ang gagawin ko sa pamilya ko? Paano ba ang gagawin ko sa sarili ko? Gumawa kayong tanong, sulat niyo sa papel sa aking pili. Sabihin ko sa marami tayong kaparintiran dito, tumagal ka sa iglesia, walang masyadong natutunan. Ngayon, gusto ko balikan yung panahon na may mga pastor dati, si Pastor Dominic sa bahay-bahay na tuturo. Tinuturo pa rin tinuturo ni Pastor Dominic mga aral. Pero may hindi ma-absorb ang aral kung walang ipapagawa sa buhay nyo. May tanong ako sa naikutan ni Pastor Dominic. May tanong lang ako. Nagturo ba siya ng pabasa report? Siguro parang siya naikutan ni Kevin ba? Kaya nagturo ba siya ng pabasa report? Hindi. Sa atin meron. Pero nung tumagal. Hindi ngayon. Ang... Oh, there was a time kasi mga pastor naniniwala pa sa akin. Pero there was a time din na nakumpinsa sila na mali yung tinuturo ko. At isa na yung pabasa report sa bahay-bahay na hindi dapat ipigil sa tao. Pero yung pabasa report, isang halimbawa lang yan sa ethics of it. Ang hukom ministry, malawak. Malawak ang hukom. Kasi maling meron dito, nakaganap na ng pabasa eh. Gusto ko testimony, Sister Valen, siya, isa siya sa mga pamilya kung una kong nilapitan para sa pabasa report. Meron tayo sa pamilya kung naganap niya eh. Yung kasunod na yung problema eh. Pag nakontento na kayo sa naabot nyo, oh, huwag natin ipabarkala muna sa iba, ipabarkala natin si Christian Shell para makasharing. Hindi, basta malaya siya. Sarili ko muna yung decision. Ewan ko, may sabi na. Sarili masusunod ang tama. Kailangan tuloy-tuloy, yung pagsasanay natin sa Diyos. Ang pahayag ng Diyos, hindi lang ang pagpabasa report lang. Buksan nyo natin yung Bible natin. 1:20-23. Ito, hukom to ha. Hindi nakasulat yung sa tanghukom. Pero malaman mo, may kinalaman ko sa hukom. Kaya nga, sino yung nagpapasesyon ng regular? Ngayon. Sister Mimi, regular na yung session mo? Hindi ka sumusunod eh. Oh. Sister Shirley, regular night session mo? O wala, hindi regular? Hindi. Amos, walang regular session. But Sister Becha, regular? Hindi. Mapapansin niyo yung anak niyo, wala nang gana sa salita ng Diyos. Kasi sa naging discard nito eh, basta madala ko lang sa church. Ayos na yan. May malaking pangangailangan sa bahay ninyo. Pero anong paano nyo magagawa kung ayaw nyo lumapit sa hukom? Ay, ako bahala. Pagkat sariling diskarte ka, kung ikaw'y pinahiran ng Diyos, marami kang maakay. At yung anak mo, mainit sa salita. Pero kung yung sariling diskarte mo, lalong tumitigas ang puso nila, isuko mo yan sa Diyos. O, basahin natin sabay-sabay. Sana singil basa mo ng pero ito. Tagalog. Nasa Tagalog tayo.
Nag-i-English pa yung ano, Protector. Sino man, o, sabay-sabay ba? Akayan niya, ano, pag pabasa niyo rin sa kanila, hindi lang kayo, pabasa niyo sa mga ampun. Talata. Sino man? Sino man? Sabay-sabay. Sino pwede malakas? Kasi, ayaw mo last time. Sino man kasalanan? Kasalanan. O, sabay-sabay. Uy, hindi ko magbakas ako. Kaya ano mo? Sabay-sabay tayo lahat. Ready? Sino man? Sino man? Sino man? Sino man? Sino man? Patawarin ng mga kasalanan ng kawal sa mga kasalanan ng mga kasalanan. Basahin, basahin. Okay. Lahat ako, basahin nila. Sino yung magpapatawad ng kasalanan, Sister Jera? Sino daw yung magpapatawad ng kasalanan? Sino ka usap ni Kristo? Yung malam? Sister Conchi? Sino yung magpapatawad ng kasalanan? Sister Jonah? Sino ka usap ni Kristo? Sino mang kasalanan patawarin nyo? Mga tao. Sino yung magpapatawad? Mga tao. Hindi agad-agad. Noong time na yan, sino yung kausap ni Kristo? Sino yung kausap ni Kristo? At noong time na yan, hindi talaga nakaharap ni Kristo. Sino yung kaharap niya? Mga apostol. O sabihin ko sa inyo, ha? Pwede ba kayo magpatawad ng kasalanan? Pwede! Kanino, kasalanan kanino? Amin. Ha? Kasalanan ng tao. Kasalanan ba sa inyo o kasalanan nila sa Diyos? Pakiguran nga ito. Pwede kayo magpatawad ng kasalanan ng tao sa Diyos kung hukom kayo. Pero kung hindi kayo hukom, makakapagpatawad pa kayo? Paano niyo paano pala papatawarin ng hukom yung kasalanan ng tao? Paano? Kasalanan sa Diyos, ha? Paano? Yan ang assignment. Dali. Ako rin ko tayo dati, kaya alam niyo, ibigyan na yung dapat. Anong ginagawa ng pare para mapatawad ang kasalanan? Magkukumpisal. Magkukumpisal yung pare? Magkukumpisal yung pare? Anong gagawin ng pare para mapatawad yung kasalanan kung nagkukumpisal? Bibigyan na? Ano sa'yo mo? Payo? Bigyan na assignment. Assignment? Ano ang may katulig ko? So, ano sa'yo mo? Kasal? 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 Ama ang sagot niyo. Yung pare, may ibibigay na ipapagawa sa tao. Assignments na. Ganon din sa apostol, ganon din sa atin. Meron ba kayong ipapagawa sa tao na taka? Ito sabihin ko sa inyo, nag-uupong din kayo sa isa't isa, pero ang pinapayo niyo mali. Mali. Huwag muna kayo magpayo, huwag muna kayo lumapit sa mababaw. Lumapit kayo sa malalim. Ah, pwede kayo lumapit sa mababaw. Pero, lumapit din kayo sa malalim. Bilang berean. Bakit umiiwas kayo dun sa malalim sa upo? Ang lalapitan nila yung mababaw. Ito, aminin namin ngayon, ha? Namimili ba tayo ng pagsasabihan ng problema? Totoo ba na nilalapitan lang natin ang problema yung mga manglang, yung mga hilaw? Ito yung napansin ko. Marami lang alam yung kapwa ang mababaw, yung malalim, huwag sabihin sa kanya kasi itchi-chismis na yan. Narinig yun na yan? Ay, huwag sabihin sa kanya pag itchi-chismis. Chismis na lang sa iba eh. Napayuhan na lang kayo ng mali eh. Lumapit kayo
sa mas nakakaalam sa hukom, hindi lang yan problema. Lumapit kayo kahit wala pa kayong nararamdaman ng problema. Actually, may problema na kayo, hindi nyo lang alam, nabubulag kayo. Nabubulag kayo. Sabi ko sa isang sister, lapit ka dun sa inaakala mong kaaway at mag-record ka, magtanong ka rin, magpaturo ka sa academics. Namimili ka pa eh, meron ka pang diskriminasyon eh. Paano makakalayas yan? So, tinuturoan paano mapalayas ang demonyo. Isa lang yan. Yung bautismo, yung Bible study, yung pagkumpara, yung manalangin. Napakaraming bagay ituturo sa inyo. Hindi nyo pa alam yung pabasa sa bahay. Maiisip nyo ba yan? Yung paggamit ng tracks, yung pag-scribe sa audio, yung pagtatanong. Yung debate, magandang paksa. Yung debate ba, masama? Kung may kung magpapag-guide kayo sa hukom, pwede maging mabuti ang debate. Bakit? Ang hapon mo, mga impormasyon, hapon mo mga detalye, at may sasabihin ako, mamaya may minister's meeting. Amputin niyo yung mga bata, mag-scribe, kung wala namang gagawin sa hapon. Mag-stay kayo. Mga, mayroon ako sasabihin para sa mga deacons, ministers, ha? Tabihan ninyo kung hindi sila nagbubuklat. Mga young people, hindi lang young people, kahit magulan. Kung may magulan, may anak, sabay na. Hindi lang debate, kung rin yung ministers meeting, katulad niyo sa debate, may naglalatag ng ebidensya, sigil ba sa bulong? Yung sigil ba sa bulong, makakaligtas kayo ng bata? Makakapatawad ka ng kasalanan ng bata, yung sigil ba sa bulong? Kasi yung bata, magiging interesado sa salita, paglaki niya, magsisisi siya, magiging kristyano siya, mapapatawad ng kasalanan. Sana may tagabasa ako dito. Paano maging hukong? Tagabasa ka na lang. Tighati na kayo. Kuha kayo ng mic nyo. Punta kayo sa mic. Hey, yung camera, iiharap mo na dito. Buhatin mo ba? Huwag na support dito na. Oh, ate kayo. Bigyan nyo mga paborito ko. Jaya, Mika, Nicole, Tao. Yeah. Hati-hati yan mo. Yung microphone, abot pa sa likod. O ito, palit tayo. Palit tayo, Brother. Palit tayo. So, ito ka ng mic. Hello. Hello, hello. Tina, pakilakas, pakilakas. Oo. Oh. Brother E, pwede na. Okay. Okay na to, okay na to. So, may tagakalat ng papel, may taga-abot ng mic. Harper. Oh, Nicole Pao. Oh, pasa. Ngayon. Sana may isang papel. Pag-usa naman ang pakikipan. Meron pa rin ito. Bigyan mo kayo ito. Oh, pasa na, pasa na. Sister Nicole. Oh, Brother Nicole. Sige. Ano po ang ginawa ni Krista doon sa sheep at yugo? At sino po yung sheep at yugo? Oh, nasagot na yan. So, tanongin mo mamaya sa sarugod. Paano maging hukom? Anong about sa hukom? Lumapit ka muna sa hukom bago ka maging hukom. Actually, hukom ka na ngayon. Ang problema nga lang, mali-mali ang hukom mo kasi hindi ka mamalalim sa salita. Hindi ka mamalalim sa pahayag. Kailangan ka, para maging tama ang paghukom mo, lumago ka sa salita, lumago ka sa pahayag ng Diyos. O nga pala, gusto ko lang i-exam, Brother Jim, lapit ka rito. Tinanong ni Nicole,
Ano yung mangyari sa sheep and goats? Pakisagot nga, saan na yung mic? Sino pwede sumagot sa inyo? Brother Jim, sagutin mo nga, ano mangyari sa sheep and goats? Tignan natin kung nakikinig na. Ano nga? Sineseparate? Ano nga mangyari? Pagka-separate, ano? Bibigyan sila ng ano? Premium? Everlasting fire. Everlasting ano? Fire. Fire. Sino bibigyan ng everlasting fire? Yung sheep? Yung goat. Eh, yung sheep? Everlasting. Turn the light. Turn the light. Sige, pwede na rin. Paano ka pa rin, sister? Ano yung kayo? Pwede tayo niya. Ano yung kaibahan niya sa bride, di ba? Ay pa lang. Next. Next. Pili. Siya ba yung magbabasa? Kailan magpapasya ng balang sa saan? Ay! Yung usapan yung ilan, related ha? Related. Sister Jaya, may papel ka na? Oo, oh, ito susunod. Hindi mo mabagal. Ah, natuloy, natuloy. Kailan magsisimula ang 1/3 of 3 and 1/3 of 6. Okay, okay na, okay na. So, bigay mo sa mga pibilis mo. Magsisimula yan sa tribulation. Kaya malapit na. So, next. Habang no. Kasunod para mabilis. Sabi niyo po kanina, pagkatapos ng 7 church ages, kasunod ay tribulation. Hindi po ba kukuhain ng bride pagkatapos ng tribulation? Oo, kukunin ng bride. Ano yung tanong mo? Bakit? Yung tanong na kasi, di ba sabi 7 church muna kasunod ay tribulation? Hindi daw po ba rapture muna pagkatapos ng tribulation? Rapture na. Bago tribulation. Actually, sa detalye, makikita mo pa yung tribulation kaso nagbago na yung katawan. Sino pa? Sino pa yung nagtanong? Banana? Sister Baby, bigay mo kay ano? CJ. Isang CJ din, bigyan niya. Si Abby, bigyan niya rin. Hello. Please, para. Ang goat po ba alam nila ang plan ng Diyos? Ang goat, alam ba nila? Pangpang nga, kaya wicked eh. Kaya nakalaban ng Diyos eh. Hindi niya inaalam, hindi nagtatanong, hindi meron yan. Hindi nagsasaliksik. Hindi umaatin ng Bible study. Pwede ba kayo maging goat kahit umaatin kayo ito? Pwede hindi. Amen. Pwede ba kayo maging campaign kahit umaten kayo dito? Yes! Pwede! Pwede ko. Kung wala ko maampon sa inyo. Kung iwas ka sa ampon, ayaw mo naman eh. Next! Ano may kalagayan ng ship na mapasok sila sa Mindanao? Sila yung magiging citizens sa Mindanao. Sila yung mga natural na katawan, hindi sila glorified body. Sila yung magpaparami sa Mindanao. Ubus na? Ito to, wala na. Okay. So, payo! Handog awit, tuloy pa rin na. Ano daw ang tipo na ship and goat sa atin ngayon? Tipo sa atin? Tipo sa atin, yung hindi nagsasaliksik, hindi inaalam yung kapahayagan ng Diyos. Yun ang sagot. Maraming tipo. Yung ship, anong tipo sa atin? Ang tipo rin ng ship and goats sa Great White Throne Judgment. Kahatiin yung mapupunta sa dagat-dagat ng apoy at yung mapupunta sa millennium, eternal age. So Sister Erica, paki-flash yung eternal age. Ang Great White Throne Judgment ang isang tinitipo ng Judgment of Nations.
paghati ng sheep and goats. So malalim yan, hindi ko lang, pamiyak lang yung ulit yung tayo. Pagkagantong rawin tayo, at tulungan nyo manalangin, ha? Bigulin ko yung function nyo kahit sa handog gawin. Kaya nang gusto yung handog gawin, eh. Kaso meron kang pakakaw ng may pasalit. Sige, hindi. Alam mo yung... O, awin tayo. Sister Erica, flash mo nga yung ano. Tayo lahat. Pagkatapos ko, tuloy pa rin ang tulagawin niyo. Habang naghahantot ng awit, pwede kayo maghahantot ng peras. Manalangin kayo sa Panginoon, kausapin niyo yung Panginoon. Gayunpaman, ikaw lang.